Hello mga ka-agribee sa mga kababayan po natin na nanonood sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga mahal po nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Pei Kaisip at ito po ang ating Kadiwa Agribees webinar, talakayang ani at magandang kita. Yan. Sa araw pong ito ay malugod po tayong sasama ng hindi lamang po isa, hindi lamang po dalawa, kundi tatlo pong resource speaker na talang magtatalakay po sa atin ng Agri Investment Opportunity in Corn. Pero bago po natin tawagin po yung ating unang resource speaker, allow me po to remind our registered participant to log in sa ating pong attendance sheet na makikita po nating nakapin sa ating comment section, or you can scan po yung QR code na makikita po natin sa gilid po ng ating screen. So, yan po. So, to give us po an update about corn industry program, allow me to introduce our first guest. So, he is in government service for 22 years. Currently serving po as a Agricultural Center Chief 2 and regional focal person in the Department of Agriculture Field Office 2. Ladies and gentlemen po, mga ka-agribees, Mr. Paul Vincent Balao. Good morning po, Sir Balao. Good morning po, Sir Paul. Good morning, Ma'am Faye. Good morning. And thank you po for allowing us po na makapag-discuss po tayo about corn industry. So, Sir, ano po ba yung i-discuss po natin sa araw pong ito? So, sa lahat po ng nakikinig, nanonood, magandang umaga po. So, I will be discussing partly the national situation ng ating corn program. And specifically, pupunta rin po tayo sa ating Region 2 situation on how we can assist our clients and how can they earn sa ating pagmamais or sa corn production. So, sir, huwag na po nating patagalin po ito. Simulan na po natin ang ating discussion. Yes, yes ma'am. Let's go. So, habang pong inaantay po natin ang ating technical group, batiin po muna natin yung ating mga kababayan po na nanonood po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa iba't ibang panig po ng mundo. So, good morning po from watching from National Labo National High School. Good morning po. Meron pong nanonood sa atin sa... Marami pong mga nanonood from Sambuanga. Magandang umaga po dyan sa inyo. Kisir Patrocino Calaw. Marahay na aga po. Good morning po. Sa mga taga-Cagayan po, good morning din po dyan sa inyo. So marami po. Ayan. So, sir, we can start na po. Ito na po yung ating presentation. Thank you, Ma'am Faye. And again, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa buong Pilipinas at meron pa pala sa abroad po tayo. So I will be discussing or presenting to you yung ating 1DA, a holistic approach to agriculture and efficient transformation ng National Corn Program. Na po. Next please. So, ang National Corn Program ay dati po ay mais lang ating crop na binabantayan. But now, currently we have three. We have the corn program, cassava sub-program, and the sorghum sub-program. So, itong tatlo, kung mapapansin po ninyo, are all feed mix o kailangan po sa ating paggawa ng ating mga feeds na pakain natin sa manok,
sa baboy at sa mga iba't iba po nating hayop na alaga. Next. Next, please. So, ang mandate ng corn program, the National Corn Program, is to transform farmers who are cultivating corn, cassava, and sorghum to be productive, competitive, resilient, and profitable agripreneurs by providing science-based interventions and support services. So, ito po yung aming ginagawa sa buong Pilipinas at pati sa aming region, sa Region 2. Next. So, where are we now sa corn? Ito po a national scope po ito. Ang ating area na tinatamnan ngayon sa mais ay nasa 2.5 million hectares po. At ang average yield po natin per hectare is nasa 3.17, no? So, ibig sabihin po ang ating mais ay may malaki pang pwedeng maabot. So ang maabot lang po natin is na 7 metric tons per hectare ay napakalaking improvement pa po. So ibig sabihin kulang pa po ang ating interventions or kasi po alam po naman natin na maliit po ang ating pondo sa corn program, no? So ang ating best yield performance is noong 2019. Ang average growth rates po natin sa production is nasa 2.44% lang. Sa yield is 1.97% ang increase natin. Sa area is nasa 0.6%. So, ibig sabihin, malaki-laki ang area natin sa corn at yung kanyang pagtaas through expansions. Next, please. So ang 2019 corn program para sa inyong informasyon, nagkaroon po tayo ng gross value added ng 2019 is nasa 5.81% share sa agri-fishery sector valued at 43 billion na po. 43 billion. So ang ating mais ay ginagamit primarily for feeds, staples, syrup, starch, oil at saka flour. So ito yung mga products po na nangangailangan ng ating mais. Next. Next, please. So under the cassava naman po, makikita po natin dito na meron pa tayong ang average yield po natin nationwide is nasa 11 metric tons per hectare. At ang area planted lang po natin is nasa 252,000 hectares, no? So ang ating best yield is makikita noong 2017 at yung ating highest yield performance is noong 2015. So ang average growth rates po natin basta production is nasa 3.2% po. At ang yield natin is 2.73%. Ang area is 0.75%. Kung ikukumpara po nyo yung ating production, kasalukuyang production sa demand ng ating mga processors, yung ating mga stakeholders ay napakalaki pa po ang kailangan nating habulin or napakalaki pa ang gap na pwedeng punuin ng ating mga prospective investors nationwide. Next, please. So under the 2019 cassava production, nakapag-contribute po tayo ng 1.31% share sa agri-fishery sector valued at 9.9 billion, no? So ang ating cassava is primarily used again for feeds and tapos 56% and starch na 28%, fuel 6% and food is 10%. So napakalaki pa rin po ang demand ng cassava nationwide. No? Next. So, ito po ang pinakabagong addition po sa ating corn program. Ito po yung ating sorghum production. So yung data po natin dito is hindi pa masyadong stable pero ito kasi ang ating sorghum sub project is nagsimula po lang.
So yung based on data gathered sa ating ng National Corn Program, yung best production performance area and area harvested was in 2012, tapos yung highest yield performance is 2017. So average growth rates is 20.91 sa production, 6.3 sa yield, and 16.76 sa area. Alam sa ating mga investors, ating nakikinig na investors, ito po ang pwede niyong tignan. Po. Kasi we are planting corn sa aming rehiyon, we are planting corn. So then we will have a gap of mga February to April. Ang nakita po natin dito sa ating rehiyon na ito po ang pwede nating itanim after corn. After the harvest ng corn, yung meron pang moisture by February, at pwede na tayong magsimula magtanim ng sorghum na pwedeng ma-harvest by May. So kasi ang ating sorghum is a drought resistant crop na nagta-thrive, maganda ang Hello, ma'am? Hello? Ayun na. Yes, sir. You may continue Sala? Po. Narinig po namin kayo, sir. Siya. Sir Paul, narinig po namin kayo. You may resume po your discussion. Hello. Hello, narinig po nyo? Yes, sir. Narinig Hello? Po namin. Yes po, sir. Narinig Ay, po namin. Nawala kasi yung screen. Opo. Nawala po. Next na po. So ito po yung kaya natin na ni-emphasize po itong sorghum kasi bago po ito at marami pong nagtatanong saan siya ginagamit. So ang importance of sorghum is as feed forage na po. Kasi yung kanyang bunga times ay pwedeng gamitin for forage na po. At pwede rin pong gamitin as fertilizer. Meron yung sweet sorghum for food at saka for fuel. Ano po, next po. So ito po ang opportunities and threats sa ating corn program. Ang opportunities na meron po tayo ay merong increasing domestic demand for feed ingredients, increasing usage for food, starch, flour, oil. Tapos cassava and sorghum are climate resilient crops. At number 5, availability of high quality seeds and planting materials. Sa threats naman, meron po tayong increasing cost of production inputs and labor. Increasing feed with imports usage impacting on price of corn, emerging pests and diseases, vulnerability to climate change impacts, especially for corn production. Number 5, increase in the level of competition with ASEAN members who get more subsidy and better logistic support for the government. So itong mga threats para sa nakikita namin na ma-incur ng ating mga farmers, mga stakeholders, ito po ang more on tinitignan po ng government para makatulong. So para mabawasan yung threats na po. So para magkaroon ng kita ang ating mga magsasakang magmamais. Next please. So ang ating major stakeholders sa ating corn program are the clusters, yung corn farmers, cassava farmers, sorghum farmers, tapos meron tayong seed growers, feed millers, food processors, livestock raisers, poultry raisers, LGUs, SUCs, and cooperatives. Sila po ang ating mga major stakeholders sa ating programa. Next. So yung goals and strategies, number 1 is program goals niya, under our national corn program, enhance the production of quality corn, cassava, and sorghum for feeds and food consumption. Ito po yung ani.
And then number two, empower the farmers to be productive, competitive, resilient, and profitable agripreneurs. Ito po yung kita. So ito po yung ating secretary William Dar na yung ani at kita. So ang objectives, increase production from 8.3 million metric tons in 2020 to 8.9 million metric tons for Yan, medyo nakaka-experience lang po tayo ng technical difficulty sa side po ni na Sir Paul. So, antayin lang po natin yung kanyang makakonect po ulit siya sa internet. Okay lang ba? Okay. Ayan, ako yung kamay. Opo, napuputo lang po sa side po. Pero naririnig po namin kayo ngayon, sir. Sige, I will go on na lang po. Meron naman po akong copy na po para yes, hindi ka. Sige po, sir. So, under the goals and key strategies na ating programa, meron po tayong si ANI, under sa increased productivity or ANI, meron po tayong tinatawag na farm clustering. Strategies natin sa farm clustering, number two, increased adoption of high quality seeds and or planting materials. Number three, promote appropriate production technologies. Next slide po mo. Next slide. Yan. Number three, promote appropriate production technologies through techno-demo or model farms. Number four, provide irrigation systems such as open source pump, pump set, pump and engine set for shallow tube well, and solar power irrigation system. So ito yung mga strategies na para makatulong tayo sa ating mga farmers na mapalaki po ang ani, kanilang ani na po. Under sa increased profitability through value adding or kita, meron po tayong facilitate market linkages by engaging private sector partnerships. Ito po yung ating ginagawa ng ating AMAD dito sa regional office. Provision of post-harvest equipment or facilities for value-adding activities. Integrate all corn, cassava, sorghum intervention with the livestock and poultry to achieve efficiency in attaining maximum profits of farmers. And number four, entrepreneurial business management trainings. Pagkoconduct ng mga trainings pa rin po. So under sa climate resilience and disaster risk reduction management, meron po tayong binibigay na hybrid and open pollinated variety seed reserves and establish of seed storage facilities, provide provision of farm mechanization and post-harvest equipment or facilities. Number three, develop appropriate plan suitable for each production ecosystem such as the river floodplains, broad plains, marginal and hilly lands. Next, please. So, ito po yung ating example ng ating how do we plan and give interventions. Na po. So, pina-follow na po natin yung value chain ng commodity. For example, sa rice corn blend value chain framework, meron tayong sa production, consolidation, marketing. Lahat po yan by segment ay tinitignan po natin para tayo ay ma-focus natin sa isang organisasyon or FCA kung ano talaga ang gusto nilang business para matulungan natin yung kanilang farmer member, matulungan din nila natin yung kanilang FCA para sa consolidation. Doon papasok si AMAD or AMAS sa marketing, sa pag-assist ng ating FCAs to do marketing. So tinitignan natin lahat po yung gaps na yan at para makompleto po natin ang kanilang value chain. Na po. Next, please.
Next, please. Hello. Next. So, Ma'am Faye? Oh, under this ating 1DA naman, I will be going to present naman ang situation po natin dito sa Region 2 po. Ang corn program ng Region 2. Ang una is where are we now? Dito sa Region 2. Next, please. Yung ating corn physical area sa Region 2 is actually ito po is na number 1 po tayo sa buong Pilipinas when it comes to area na po. Yung ating current area is nasa 236,566 hectares na po. Ito po ang makikita sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Batanes. Ang may pinakamalaking area, corn area po namin dito sa Region 2 ay ang Isabela with the 60% share sa amin corn area. Next, please. Next. So makikita po niyo na yung comparison ng 2019 at 2020 natin, makikita niyo nagkaroon po tayo ng negative 0.003 sa growth. Ano po? Pero magkaroon po tayo ng 0.002 increase sa yield. At sa average yield po natin is nagkaroon ng negative 0.005. Ito po ay dahilan sa kung matatandaan po yung ating Region 2 is nagkaroon po ng drought ng January, February, and we incurred another drought noong April to July. Tapos magkakasunod na bagyo ng ating dry season, yung ating train ng bagyo, yung si Rolly, Pepito at saka si Ulysses. Pero although po magkaroon po ng maraming kalamidad sa aming probinsya, we still had a positive gain sa ating production. Ano po? Nagkaroon pa rin tayo sa area na nagkaroon po tayo ng increase sa area due to expansion, pero maliit lang po yung ating naging negative sa ating production kasi marami po tayong naitulong in terms of subsidies sa ating mga rehabilitation sa ating mga natamaang farmers na nabigyan po natin ng seeds na po. Next, please. So para sa inyong kalaman po, ang Region 2 is the corn number one corn producer in the Philippines. So ibig sabihin ang ating nasa 23, pag hindi ako nagkakamali, nasa 23% ng ating corn production sa entire Philippines ay nanggagaling po sa Region 2. So yung ating production is nasa 1.861 million metric tons. And other regions compared is nasa 6,256,000 metric tons po. So yan po ang ating situation when it compare po natin sa national. But i-add ko lang po na ang ating sufficiency ng corn sa nationwide is nasa 56% pa lang po. So kulang pa rin po ang ating production ng mais sa the national level na po. Next, please. Next. Where do we want to go dito sa Region 2? So ang Region 2 has a vision ng Cagayan Valley towards industrialization as premier exporter of processed corn and byproducts. So program goal to transform corn farming into a viable business enterprise through integration with the livestock industry for greater productivity and profitability. Bakit po naging ganito ang vision po natin dito sa Region 2? Alam po natin, nasabi ko na halos 60% po ng aming mais ay lumalabas po.
So ito'y pumupunta sa Region 1, pumupunta po sa Region 3 at Region 4A at 4B. So ibig sabihin, napakalaki po ng nilalabas naming raw material. And we want sa aming program at vision and program, we want to be more on exporting meat, no? Meat na gusto namin dito na magkaroon ng business sa feed milling, nandito na sa livestock and poultry production, and saka na namin in the future meat na po ang aming i-export sa aming neighboring regions and provinces. So with that, mapapataas po natin ang jobs na makikreate natin sa dito sa aming region, na magsusupport po dito sa ating corn, cassava, and sorghum production dito sa Region 2. So next, please. So yung strategic objectives po natin for 2021 hanggang 2020 to 2022, to increase production at 5% annually from 2020 to 2022. Tapos yung to increase average yield per hectare from 4.34 in 2020 to 4.79 metric tons in 2022. Ito po ang for the information na ating mga prospective na mag-invest sa pagmamais. Ang aming region is kung ang tatanong, magkakaiba po yung ecosystem. Merong river floodplain, nasabi ko kanina, merong broad plain and hilly lands na po. Ang broad plains natin is nakakapag-average na ng nasa 7 and above metric tons per hectare. Pero kung titignan po natin sa ating hilly, is dyan mababa po ang ating production dyan. At yung ating nasa river flood plains, maganda naman ang production, pero usually yan ang unang tinatamaan pag mayroong mga flood dito sa Region 2. Na po. So, kung titignan po ninyo, i-compare nyo sa different regions, mababa pa rin po ang average namin dito sa Region 2, kasi itong nasa hilly areas and dito sa river floods natin, sila po ang nangihila doon sa ating yield per hectare. Kung i-average mo, kung titignan sa totality. Pero when it comes sa ating broad plain, yan po, mataas po ang ating average yield. So nasa range na 7 metric tons per hectare na po ang ating nasa broad plain. So yung to establish corn livestock and corn high value crops integrated farming business. So dito po natin ginagawa in collaboration with aming livestock program na pinagsasama namin yung effort namin para to create a community na meron ng production ng feeds at meron na rin pong production ng livestock or poultry. Through clustering po yan ang ginagawa po natin. Tapos to reduce cost of production per kilo of dry corn grain from 8.97 in 2020 to 8 pesos in 2022. So magagawa po natin ito sa mga interventions na binibigay po ng Department of Agriculture sa ating mga farmers through their farmer cooperative and associations. Next, please. So ito po yung ating targets for the 2020 to 2022. For 2021, meron po kami target na to magkaroon ng 1.9 million metric tons. Yung area natin is 428,000 hectares at yung yield natin is nasa 4.56. Yung cost of production, mapababa po natin ang sa 8 pesos and 54 sa centavos per kilo. Next, please. So, ito pa yung ating corn livestock integration or it's a strategic SMT plan. Next. So, where are we now? Paano natin paano yung ating corn livestock integration? Where are we now? Ang ating mga corn ngayon is a low yield, high cost of production, that was poor grain quality and value due to
poor post-harvest handling and limited drying facilities. So ito yung mga inadresan po natin na po para magkaroon po tayo ng maitaas nating yield, mapaganda, maibaba natin yung cost of production at mapaganda po natin yung kalidad ng ating mga mais na na-produce dito sa Region 2. Next, please. Where are we going? Ito po ang pinaka-importante. Where are we going? Number one, yung farm consolidation and clustering. Para sa kaalaman ng mga nanonood at nakikinig dito, ang Department of Agriculture ay hindi na po nagbibigay ng assistance sa mga individual farmers except po sa rehabilitation in cases of calamities. Ano po? So at ang ating ginagawa po dito ay ino-organize po natin yung ating mga farmers into groups para ma-consolidate po natin yung kanilang farm, corn farmlands at yung ating class, ma-cluster po sila. So with this, yung corn production, sorghum production at yung cassava production na nakalink po sa ating mga livestock livestock poultry clusters din, na yung ating feeds na in-encourage natin na they would go on value adding na rin, hindi lang yung ibenta na as raw material na lang yung mga kanilang corn grains, but magkaroon ng value adding para mapaganda pa or magkaroon ng additional nakita yung ating mga farmers. Alam po, through consolidation and clustering, medyo ang ating farmers pwede ng yung ating FCAs pwede ng i-consolidate yung produce ng ating mga kanilang members at i-directly market or link ito sa mga ating feed millers. So ibig sabihin, major iniiwasan natin or what do you call that, iniiwasan natin yung ating mga traders na usually ayaw man natin o hindi, nandyan sila, pero we would like to minimize na ang transaction between traders. Ang gusto natin yung ating mga FCAs is go directly sa ating mga processors para mas mataas po yung kanilang income and with economies of scale, yung volume ang kanilang ibebenta ay magkakaroon sila, pwede sila makipag-negotiate na magkaroon ng higher price dun sa kanilang produce. Na po. So, increased yield in hilly and calamity-stricken areas. Ito po yung sinabi ko kanina na mababa po ang average yield sa ating hilly lands. Tapos yung calamity-stricken areas sa ating river flood plains. Na po. Number three, outscaling and transfer of corn livestock production technology research outputs. Marami pong product na ng research, na technology ang research na hindi pa nagagamit. So, we would like to outscale or ma-implement or maibigay sa ating mga farmers yung mga technologies na yan para mas mapataas ang kanilang ani at kita. Increased mechanization for corn production and corn post-harvest. So yan po ang ginagawa po natin. Number five, promote local corn processing, silage production, and feed for isa sa ating pinapa-implement po sa ating mga FCAs dito sa Region 2. So currently we have submitted around 12 model FCAs na ito muna ang ating tinutukan, but year in year out nadadagdagan po yan. Ayan, medyo nawawala po yung connection po ni sir. So, wait po natin ulit siya na maka-reconnect po ulit. So, remind ko lang po muna yung mga participants po natin na nag-register po, na kindly log in po sa ating attendance sheet na makikita po natin sa screen ngayon. You can scan po the QR code or put po yung link po doon sa inyong search button para po automatic po kayo makapunta doon sa attendance sheet link po natin. So napaka-important po bago po kayo makakuha po ng certificate, ma-follow niyo po yung webinar policy. So let us welcome back po Sir Paul. Sir Paul, okay na po ang connection po.
Oh, okay. Yes, sir. Next slide na. Ay, yun pala. Sa number six, papakibalik po. Isa. Ito po yung isang kwan natin na market-driven production of white corn. Ang karamihan kasi natin, yung ating mga farmers dito sa Region 2 ay nagproproduce ng white corn, pero ang lagi nilang problema or nire-reklamo ay yung kanilang market. Where actually, marami po ang market ng ating white corn. So ang ginagawa po natin ngayon is we are clustering them para yung kanilang magiging produce ay dati na pong nakalink sa ating white corn processors. No po? Nampay? Diyos ko. Sir, okay na po? Next. Okay. Malapit na. Yes, sir. So, naglalag lang po tayo sa connection. Okay. Ano po. Okay, ma'am. What do we want to achieve? Increase yield and quality of corn grains, reduce export of corn grain, increase private investment in feed processing, increase local production of livestock and poultry, tapos link corn production with food and feed processors. Ito po yung gusto po nating ma-attain sa ating corn program dito sa Region 2. Next, please. Next na. So makikita po ninyo dito, gusto ko lang ipakita dito po ang ating area dito sa Region 2 is nasa 241,962 hectares, no? So lagpas na po doon sa ating target na target dito sa for 2021. So next, please. So what I want to show you dito sa Bayanihan Agri Clusters kung paano po namin i-develop yung ating sinasabing F2C2 na kung paano namin pinoprograma po yung mga interventions para makatulong ang corn program with the limited funding po ng corn program with compared to rice program. Napakaliit po. So this will be an example of anong ginagawa po ng Region 2. Next. So for example, ating dito number one na FCA niya natin dito sa Region 2 is yung Villa Luna Multipurpose Cooperative. So yung makikita po ninyo, nakafocus po tayo dyan na production, consolidation, processing and value adding, marketing. So yan po ang kanyang value chain. Na po, nagkaroon kami ng needs assessment at nakita po natin kung saan nila gustong patungo o kung anong business ang kanilang gustong puntahan, no po. So yung sa particular makikita nyo interventions ng DA under sa production at dyan po yung mga four-wheel drive tractor, this harrow, mga corn planter, that's part of production. Under sa consolidation, nabigyan po rin natin sila ng warehouse. Under sa processing and value adding, rice mill, feed mill. So, under sa marketing, meron po tayong ELF and forward track. So, makikita po ninyo na binubuo po ng Region 2 ang ating FCA sa lahat ng gaps within this value chain. Kasi mahirap naman kung bibigyan mo sila ng isang bagay, mamaya hindi nila magagamit kasi hindi kompleto yung ating value chain. Yung mga assistance natin under sa different segment na value chain. So makikita po nyo dito for 2021, we have proposed under Bayanihan 3, yung kanilang processing facility. So ibig sabihin nila, patataasin na nila ang kanilang production ng feeds for poultry and livestock. So nakaplano din for 2022 yung mga different interventions para after makompleto po natin ang kanilang needs or yung gaps na ma-fill natin yung gaps para makompleto na nila kanilang mga businesses within the value chain na po ay pwede natin sila masasabi na successful tayo at pwede na natin to the next FCA na. So we are ganun po ang pag-program natin, hindi yung bibigyan tapos iiwanan. Ano po? Next please.
Ito na po. Hello. Ayan po. Kung sa kanan kaalaman na ila, karamihan ay bago lang po yung ating F2C2 yung Bayanihan Agriculture Clusters, pero patagal na po natin ginagawa ito sa implementation ng ating mga projects. Ano po? Next. Ayan po. Thank you very much po. Sana po ay nakatulong po ako para magkaroon ng idea yung ating mga prospective farmers and farmers and businessmen na gustong pumasok po sa corn production. Maraming salamat po, Ma'am Faye. Thank you rin po, Sir Paul, sa very comprehensive po discussion about the ACORN program at saka po update po sa ways forward po ng corn program sa ating Region 2. So, ngayon pa lang po, Sir, marami na po tayong pumapasok po na question and answer, pero bago po natin sagutin po yon, so allow naman po natin yung ating second speaker po na mag-discuss po. And we will call you back po, Sir, sa ating pong question and answer. Thank you, Sir. Thank you. Sa atin naman pong pangalawang speaker ay talaga po natin, masasabi po natin na immerse po sa corn production and processing. So sa kasalukuyan po, ang ating second resource speaker po ay acting as manager po ng Villaluna Multipurpose Cooperative all the way from Villaluna's Kawayan City, Isabela. Let us all welcome po mga ka-agribee si Mr. Edgar De Luna. Umaga po sa ating mga ka-agribi sa buong region to at sa buong Pilipinas, at nandito po tayo ngayon upang makibahagi sa programa ng Department of Agriculture ngayong umaga po na ito. Ang pagmamaisan po ay ito ay napakatagal na po na kilala po natin dito sa ating bansa, lalo na dito sa ating rehiyon. At ang industriya po ng pagmamaisan po dito sa atin ay napakalaga po, dahil isa po ito sa isang commodity na isa rin na ating pagkain at gamit, lalo na sa pangkabuhayan ng ating mga pangkahayupan. Hindi lang po sa hayop, kundi ito ay isang ginagamit din sa biofuel at iba-ibang industriya para sa ating industrialisasyon dito sa ating bansa. At hindi rin lingit po sa lahat na ang mais ay ito ay napakayaman sa mga bitamina na kailangan ng ating pangatawan, at ito ay nagbibigay ng napakalaking enerhiya sa ating pang-araw-araw na gawain. At ang mais po ay ito ay isang tradisyonal na pinalalaki po natin at inaalagaan upang ito ay isang magsilbi para sa industriya ng ating pang-agrikultura, at lalong-lalo na ang pangangailangan po natin sa ating industriya tungkol sa ating agrikultura. Next slide, please. Ang pagmamaisan po ay isang pangalawang tanim na ito ay isang pangangailangan po ng ating bansa, at ito ay isang pagkain ng iba't ibang kasama natin dito sa ating rehiyon at lalong-lalo na sa ating bansa. Dahilan sa ito ay isang alternatibo na ginagamit natin din para sa ating pang-araw-araw na pagkain. At lalong-lalo na po sa pang-agrikultura, lalong-lalo na sa industriya ng livestock po natin at ang
napaka-laking bagay din ay lalong-lalo na sa ating pagkain pang-araw-araw. Next slide, please. Ang mais po natin dito sa region to ay hindi lang sa lahat na ito ay maraming gamit. Ito ay ginagamit sa ethanol, aquaculture, livestock, and poultry, and piggery, at lalong-lalo na ay ito ay ginagamit ng mga food processor. Next, please. Ang region to, dito sa area po natin, hindi po lingit sa lahat na may contribution po tayo sa requirement po ng ating bansa na kung ito ay susumahin po natin ay nasa 23% po ang production po natin dito sa region to. Especially, lalong-lalo na po dito sa area namin sa aming kooperatiba, tayo po ay may coverage na around 2,000 to 500 hectares po ang mga maisan na nasa palibot po natin na ektarya. Kaya napakalaki po ang potensyal sa area po namin dito sa kooperatiba tungkol sa pagmamaisan. Next slide, please. Ang mais po dito sa atin sa region 2, lalong-lalo na sa iba-ibang rehiyon, ang mais ay napakaliit lamang po ang puting mais dito sa region 2. Ang Isabela po ay nasa 14% lang. Next slide, please. Ang mga variety po ng mais na ginagamit po natin dito sa ating rehiyon, lalong-lalo na dito sa Isabela, ay ang majority po dito sa area natin ay produkto po ng Syngenta at Pioneer and DeKalb. Ngunit ang obserbasyon po natin bilang isang magsasaka ay may kanya-kanyang variety na klase ng mais na adapted sa kanya-kanyang area. May mga malalakas na umani na variety po ng mais sa ibang rehiyon, ngunit hindi po applicable dito sa area natin dahilan sa ang sitwasyon po natin sa weather condition natin ay kung minsan ay napaka-sensitive sa weather yung mga iba-ibang variety ng mais, lalong-lalo na dito sa area po natin. Kaya gaya po ng mga ibang area, kung minsan ay talagang hindi po namumunga, maliliit po yung bunga ng ibang mais. At dito sa area po din po natin ay may mga OPB rin, yung, at saka mostly 99% ay GMO na po. Ang mais po natin dito sa atin, hindi na po kailangan isprayan. Ngunit ang obserbasyon po natin ay sa kakagamit po ng laging GMO yung Roundup Ready na mga mais ay dumadami na po ng mga talakitik. Kaya kung minsan po humihina ang maisan natin kung hindi ka nagagamit ng pamatay insekto, lalong-lalo na yung tinatawag natin sa Tagalog na waya-waya o brown plant hoppers. Ang aming kooperatiba po ay matatagpuan po dito sa Barangay Villaluna, Cagayan City, na ito po ay ating pinamamahalahan at ito ay inorganisa po natin noong taon 1991 at nairehistro po natin sa Cooperative Development Authority noong March 11, 1991 at ito ay may nagsimulang miyembro na 32 members lang po at ito ay nasa category level B sa Land Bank of the Philippines at since na ito po ay naorganisa ay kaagapay na po natin ang
Land Bank of the Philippines at Departamento ng Agrikultura. Next slide please. Ang ating kooperatiba po ay nagsimula po lamang nung una dito sa ating barangay. Ngunit sa katagalan po ng panahon ay nag-expand po na po tayo sa iba-ibang barangay at iba-ibang bayan na kalapit po ng ating bayan o siyudad dito po sa Cagayan City. Next slide please. Ang membro po ng ating kooperatiba ay nasa 1,336 na po ngayon at ito ay may sakahan na may kaluwagan na around 6,085 hectares po, pati na rin po yung mga magsasaka na kasama po natin, hindi lang sa maisan, ngunit pati na rin po sa pagsasaka po ng kasaba. At may mga nagtatanim din po ng sorghum at konting palayan. Next slide please. Ang services po ng ating kooperatiba ay unang-una po ang pangangailangan ng ating mga miyembro, ang pagpapahiram po ng pondo upang ito ay magsilbing kapital sa ating mga miyembro. From land prep to harvesting po, ay ito ay nanggaling po sa land bank. May relending po tayo, may kasama rin pong trading dahilan sa ito ay minamarket po natin ang kanilang mga produkto. At may agricultural supply din po tayo upang ito ay kaagad na may maibigay sa panahon po ng taniman at hindi lang po sa ating mga kamembro, ngunit pati na rin po yung mga hindi natin miyembro ay may malapit po silang mabilhan ng kanilang itatanim at iaabono sa kanilang kabukiran. At may rice milling din po tayo sa ating konting palayan, hindi lang po dito sa ating lugar, ngunit sa iba-ibang barangay po ng siyudad po ng Cagayan, dahilan sa ang ating opisina o lugar ng ating kooperatiba ay napaka-estardihan po. Ito ay dinadaanan po halos lahat ng almost 70 barangays na galing po dyan sa loob sa forest region. Kaya dito po ay ang daming nagpapagiling po ng mais at palay. May mga serbisyo din po tayo sa paghahakot ng kanilang mga produkto ng ating membro. May mga sasakyan po tayo at upang mapadali po ng pagtitimbang ay minabuti po natin na bumili po ng truck scale sa timbangan, hindi lang po yung baskula na tinatawag. Ngunit itong truck scale po ay napakalaking bagay upang mapabilis po ng ating pamimili at pagbebenta po ng ating mga produkto na pangsakaran. May babuyan din po tayo na ibinigay po ng Department of Agriculture nung na yung tinatawag na BUB. Ito ay nakakalaga po ng 2 milyon at isa rin po na napakalaking tulong po sa aming kooperatiba, lalong-lalo na sa palayan, ay may binigay po ng irrigation ng NIA na may deep tube well po tayo. Ito ay may coverage na 65 hectares po. Ito ay binigay po noong 2001. Hanggang sa ngayon po ay ginagamit po natin. Bagamat sa ngayon po, alam po natin na ang Department of Agriculture ay may mga upgraded irrigation system na hindi na gumagamit ng krudo. Mga solar power na. Kaya yan po ay napakalaking bagay. Sana po dito sa aming kooperatiba ay maging recipient din ng solar system na power ng araw. Hindi lang sa ngayon na yung ginagamit po natin ay krudo. May mga mechanical services din po tayo na binigay po ng ating Department of Agriculture
na kung maalala po ninyo, nung panahon po ni Secretary Lorenzo, ay nagbigay po siya ng kahalaga ng kabuuan na 15.8 million na for mechanical purposes, from planting to harvesting and drying. Ito ay yung dryer po natin ay hanggang sa ngayon ay buhay pa po, na ang brand po niya ay GSI brand. Kaya yan po ay napakalaking bagay po sa aming kooperatiba. Kung may mga mechanical dryer at mechanical planter, tractor, harvester. At ang isa pa po na ibinigay po ng Department of Agriculture sa amin ay yung layer production po na binadyatan din po sa BUB. Sa ngayon po ay may production po tayo sa Itlugan. Kaya ito ay value added cost sa ating pangkabuhayan sa ating mga kasamang mga farmer. Kaya ito po ay may mga kasama po tayo na nabenepisyuhan dahilan sa ang ating kooperatiba ay may feed mill din po na ginagamit po natin at nagpo-produce po tayo para sa pagkain ng ating pangkahayupan. Kaya ito po ay napakalaking bagay din po para sa ating mga kasamang magsasaka. Next slide please. Ang ating kooperatiba po ay kumanap din kung saan po natin ibebenta ang ating mga produkto. May tie-up po tayo sa San Miguel Corporation na sila po ay bumibili ng ating mga produkto sa Maisan. May mga private sector din po tayo na mga nasa lokal na bumibili din po ng mais. Nandiyan po ang Golden Crown at yung gumagawa po sa Manila ng mga tacos, yung nacho king po. Nagbebenta rin po tayo sa kanila sa Manila. Kung yung mga ginagawang mga tacos, yung parang chips. At ang kooperatiba po din natin ay nagbebenta rin at nagbibiyahe sa Region 4A. Lalong-lalo na sa ating kasama sa Padre Garcia Multipurpose Cooperative. Magandang umaga po sa inyo dyan, sir. At hopefully, sana maulit na naman po yung pagbenta natin. Medyo pasensya ngayon at nandito po ngayon ang area po natin. Medyo malayo-layo kasi. Pero magdi-deliver pa kami dyan, sir. Ang mga feed millers po na iba-iba ay mga kanya-kanyang mga parameters kung ano yung mga klasifikasyon ng mais. May especially sa aflatoxin level, may hindi ma-accept ng 50 parts per billion. Meron din mga feed millers na ang pwede sa kanila ay 20 parts per billion. Kaya napakalaking bagay po yun, especially sa broken grains, especially sa variety ng mais. Minsan, yung kulay po ng mais, sasabihin anemic, yung kulay ng mais, ngunit ito ay sadyang kulay ng variety. May mga makulay din na mais na very orange yung kulay. Ngunit sa iba-ibang variety po kasi ng mais ay hindi po kasing ganda ng iba. Yung iba malakas umaning, ngunit pale po yung kulay, parang anemic. Ngunit napakasadyang malakas din umani. Kaya ito ay isang bagay din na tinitingnan po natin as corn producer. Next slide please. Ang pagsasaka po ay napakalaking bagay po upang ito ay makaani po tayo ng mataas na area sa kada kilo ng mais. Lalong-lalo na sa land preparation at selection po ng seeds. Ito ay pag nagkamali ka sa pagpipili po ng seeds, sa preparasyon po ng
ating lupa bago magtanim ay napakalaking bagay po ito. Kaya ito ay dapat po na ating bantayan. Next slide please. Ang pagsasaka po ay napaka-importante po yung plant population. Yung kung ilang kilo po yung buto na maitanim sa isang hektarya. May mga variety po na kailangan mong pwede mong itanim ng 75 to 100 seeds per hectare. Kagaya ngayon, may mga variety na pwede na ng 100,000. May variety naman na pwede ang 80,000. May variety naman na pwede ng 90,000. Depende yung sa climate din po yung panahon. May mga variety rin na hindi mo pwedeng itanim ng maramihan kung ito ay tag-ulan. Dahilan sa marami po yung hindi maglalaman. Especially sa water management, kailangan, kung kailangan ng tubig yung mais, kailangan may backup ka rin na patubig. Kung sobrang ulan naman, kailangan yung drainage system po natin. Kaya ito po ay napaka-importanteng bagay upang tayo ay sadyang makaani ng mataas na antas. Next slide please. Sa ngayon po ay ang mga mais po natin ay mga GMO na. Ngunit may mga variety po ngayon na hindi na GMO. Dahilan sa may sinasabi na ang GMO ay minsan ay nakakasira sa ating health. Ngunit wala pa man din kaming nakikita na depekto ng mga GMO. Ngayon po ay karamihan ay GMO na. At dito po sa area natin ay halos 99% ay GMO na. Hindi na po kinakain ng uod. At yung mga GMO na mais ay tayo po ang unang nagtanim dito sa area po natin noong 2001 nung inu-introduce po ang BT Corp. Buong Pilipinas po ay ang inyong abang lingkod po ay tayo po ang unang nagtanim ng GMO at unang kumain din ng GMO yung tigabantay po natin na sinasabi nung araw na ang GMO na mais ay nakakasama sa pangatawan natin. Ngunit sa ngayon po hanggang sa ngayon ang GMO ay sadyang napakalaking bagay po sa pagsasakat sa dahilan na nung wala pa po yung BT Corn o yung tinatawag na GMO ay almost 70% po ay yan po ang kawalan po natin sa pagsasaka kung ito ay inatake ng corn borer. At hindi po lingit sa lahat na may programa man ng ating Department of Agriculture, yung Integrated Pest Management, ay ina-apply pa rin po natin yun dahilan sa may mga insekto na rin ngayon na nagiging resistance na sa GMO seeds. Kaya tayo po bilang magsasaka ay ino-observe po natin talaga kung ano yung nararapat at kung kailan dapat magtanim ng mga variety na pwede sa ating lugar. Kasi especially kailangan pag-aralan din po natin yung anong mga variety yung itatanim. Kaya napakahalaga po na obserbahan po natin kung ano yung mga klase ng mais na itatanim po natin sa area natin. Next slide please. Sa ngayon po, ang mostly tinatanim, kaya nga sinabi ko kanina, na halos ang lahat po ng mais ay GMO na, mga Roundup ready na. Kaya napakadali na po na i-manage po ng mga damo sa ating maisan. Ngunit, ang obserbasyon po natin sa napakatagal na paggamit po ng mga glyphosate paggamit po ng glyphosate sa ating maisan
ay sadyang minamadali po niya na mamatay at madaling madrought na yung mga ini-sprayan natin. At ang isa ay yung occurrence ng wayawaya o brown plant hoppers. Yan na po yung nakikita na dati wala naman po yan. Kaya ang inyong abang lingkod po ay lagi ko pong sinasabi sa mga seed producer na kailangan seleksyon sana yung kanilang produce ng seeds. Kailangan may conventional din na binhin ng mais na may mga magsasaka po kasi, kagaya ko po kung minsan ay kailangan kong gumamit ng conventional seeds dahilan sa kung marunong ka na sa cultural management ay pwede kang gumamit ng mga conventional seeds at mas mura pa at mas malakas pang umani kung minsan yung mga conventional seeds. Next slide, please. Kagaya ko sa ngayon, ang sinasabi ko nga, yung pest management ay laging obserbahan ko natin dahilan sa paulit-ulit na paggamit po ng mga GMO seeds ay nagiging resistance na sila ngayon. Bagamat may mga variety ng mais na tinatawag nilang genuinity na kayang patayin ang corn borer, corn earworm, seedling maggot, mga iba-ibang insekto sa maisan. Ngunit may mga panahon din na hindi niya kaya. Kaya sobrang taas pa nung seeds, yung presyo niya kung in-incorporate yung iba-ibang gene. Kaya dapat po sana ito ay pag-aralan din po natin mga kasamang mga magsasaka. Kaya siguro bilang magsasaka na kagaya ko natin dito sa ating kooperatiba dahilan sa ako rin ay magsasaka, kailangan obserbahan ko natin ang bawat tanim ko natin, hindi lang yung tanim at ang napakalaga kung anong klaseng mais yung adapted o variety na dapat itanim po natin sa ating area. Next slide, please. Ang cultural practices po natin sa ating pagmamaisan ay napakalaking bagay po. Especially sa pagtatanim, kung minsan ang kalaban po natin ay yung mga kaibigan po nating mga daga. Kung minsan ay talagang kakainin po lahat ang mga binhi natin na itinanim. Especially yung mga bagong tumutubo ay kinakain po nila yan. Kaya ang ginagawa natin ay kinakaibigan natin sila kung minsan. Dahil lang sa kung minsan naglalason tayo, ngunit ang hirap pong lasunin yan. Parang may mga isip. Kaya kung minsan ang ginagawa natin or yung ma-minimize po natin yung damage ay minsan binibigyan na lang natin sila ng mga grains na pagkain nila na ikakalat sa paligid ng ating kabukiran. Kaya yun po ang isang ginagawa natin. At nililinisan po natin yung kanilang mga breeding places. At yun ay isang napakalaking bagay na kailangan malinis po yung kapaligiran ng ating kabukiran. Next, please. Ang pag-aani ng ating mga maisan ay napakalaking bagay po na isang factor upang makamtan po natin yung potential yield po ng isang variety ng mais. Sa dahilan po na kung ito ay inani po natin na early mature ay maraming damage po yung mais natin, maraming broken grains. At 10% po yung losses po natin sa timbang kung ito ay may aanihin natin kaagad. Especially 15 for maturity level, pag inani po natin yan, ay taas, talagang sadyang napakataas po yung losses po natin.
lalong-lalo na sa timbang at broken grains. At dapat po, kailangan hindi ho lang dapat tingnan din natin na binibilang natin yung araw kung kailan din nagtanim. Kailangan tingnan din natin yung butil niya. Kung may itim-itim na yung mga butil, ay pwede na pong ma-harvest. Ngunit sadyang tingnan din natin na may mga panahon na prolong o napapahaba yung maturity level ng isang mais po. At yung butil niya, kailangan magpapakita na po yung black layer niya na ito ay na, pang nandyan na, ay sadyang pwede na pong maaani. Next slide, please. Ang pagmamaisan po, especially sa selling and tracing, sa ngayon po ay nasa farm mechanization level na po tayo, hindi kagaya nun na mano-mano na ginagamit pa lang natin ay mostly ay may mga tracer na ginagamit. Manual harvesting, then tracing. Ngunit sa ngayon po, ay medyo tumataas po yung antas na sa mechanization, ay may mga combined harvester na po tayo ngayon. Especially sa ating lugar, almost 70% na po ay ginagawa na po ng mga combined harvester. Yung mga hili lang na matataas na lugar, yun lang po karamihan ngayon ang gumagamit ng manual labor, especially sa threshing and drying sa mais. Kaya dapat po sa maturity level pa lang, sa threshing, before drying, ay ito po ang mabantayan. Kasi pag hindi mo na-dry yung mais within 24 hours, ay mag-iinit na yan. Kaya kailangan natin ng mga mechanical dryer. Sa ating kooperatiba po ay may kakayahan na mag-dry ng 100 tons a day. 100 tons a day po yung mga mechanical dryer po natin na galing po sa Department of Agriculture. At may storage facility po tayo na malalaking bodega na pinondohan din ng ating kooperatiba. May silo din po tayo na quickly na na-store yung mais na galing sa mechanical dryer with cooling system siya. Kahit mainit pa yung mais, pag bagsak sa pag nailagay sa silo natin ay sabyang malamig na po yung mais kasi may dry cooling system siya. Kaya pinapalamig po niya yung mais pagka-store sa silo. Yan po. At saka ang kainaman po yung silo, hindi po siya na-atake ng mga insekto, especially yung mga weevil o yung mga puto sa mais. Yun po yung kainaman po ng silo natin. At yung mga mechanical dryer po natin ay sadyang napakaganda po dahilan sa one pass lang po. Within 2 hours, dry po yung mais. From 28% to down to 14%. At one pass lang siya, yung tinatawag na continuous drying, continuous flow. Kaya yan po sana ang isang dryer na maibigay na naman ng Department of Agriculture. Sana po may mga additional pa na mechanical dryer kasi dito po, sabi ko nga, sa area po natin ay hindi lang po dito sa Kawayan ang nagbebenta ng mais dito at sadyang sa iba-ibang bayan ay dito po nagdadala ng mais kaya kailangan po natin ng additional na mga mechanical dryer facilities. May mga solar dryer po din tayo na galing sa Department of Agriculture at kinonstruct din ng ating kooperatiba. Ngunit, sadyang napakahirap po ang pag-dry kung po sa ginagawa hong manual. Sa 100 sako, kada araw ay kailangan mo ng 5-6 na tao sa 100 sako na mais. At sadyang napakahirap po kung hindi hong maganda ang panahon. Ito ay
laging nababasa at naulanan. At pag ito ay naulanan, ang klase po ng mais ay magiging class B na o reject na pang naulanan. Kaya sadyang kailangan po natin ng mga additional na mga mechanical dryer, especially sa mga kasama po natin nasa agrikultura. Ako po ay inaanyayahan ko kayo na dapat bumili ho tayo o hingi po tayo sa Department of Agriculture, especially sa mga kasama po natin sa mga kooperatiba, na kailangan alalayan po tayo sa mga drying facility. At kailangan din po natin ng kung saan po talaga natin i-store yung mga mais po natin. Sadyang napakalaking bagay po sa food reservation. Dapat po yung mga mais natin ay naka-store na hindi maulanan at hindi ma-expose sa pagkabasa. Dahilan sa pag ito ay nabasa, ay sadyang napakalaki po ng bagay na mawawala sa atin at hindi po natin maibenta sa tamang presyo kung ito ay sadyang na-damage, especially sa mga kalamidad. Kaya dapat po na pag-igihin po natin kung saan natin ilalagay yung mga na-store na mga mais po natin. Next slide, please. At kung wala na akong katanungan at ang natapos na po ang aking sasabihin, ay sadyang ako po ay nagpapasalamat po sa mga kasama po natin na mga magsasaka sa Agribiz. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po muli. Mabuhay ang aking mga kasama sa pang-agrikultura, lalong-lalo na sa mga maisan. Maraming maraming salamat po. Yan. So, thank you po, Sir Edgar, for sharing your first-hand experience sa corn production and processing. So, we will call you back later po sa ating Q&A portion. So, to discuss further about agribusiness opportunities in corn and market potential, we will be joining by our Agribusiness and Marketing Division Corn Coordinator and Investment Focal Person all the way from Tugiraw City, Cagayan. Mga ka-agribis, let us all welcome po Mr. Edwin De La Rosa. Umaga po para sa ating lahat. Magandang umaga once again. It's my privilege to present to you yung market potential and opportunities ng corn industry sa ating region. O nga pala, ako si Mr. Edwin De La Rosa ng Department of Agriculture ng Agribusiness and Marketing Assistance Division dito sa Region 2. Ang corn opportunities or market potential ng mga ang ating industriya or corn industry is meron po tayong high yielding varieties na available within the market. Ito po yung OPV at saka yung hybrid variety na na-develop ng government natin especially sa Cagayan Valley Research Center dito sa May San Felipe, Ilagan City ng Isabela. At meron din mga hybrid varieties na na-develop ng mga private sector. Yan, yung high-yielding varieties ng corn. Both sa OPB at saka sa GMO. At meron din tayong investment opportunity sa farm mechanization na kung saan may availability na new machineries na fabricated within the region like harvester, stover, baler, picker, and planter. So, from the production of corn alone, meron din tayong integrated livestock sa corn production industry to increase yung income natin from the
silage production and village level feed processing or livestock integration. So maliban doon sa production ng ating corn, ay pwede nating i-integrate yung livestock. And at the same time, pwede tayong makapag-income doon sa kanila sa silage production. So hindi lang yung corn kernels ang pwede nating maibenta, kundi yung stock pa niya, na kung saan ito po ay gagamitin pagkain ng mga hayop. So meron ding potential sa production area ng Region 2, na kung saan malawak pa ang pwedeng tamnan ng corn dito sa Region 2. Utilizing yung indigenous people's land, yung ancestral domain, and existing orchard para sa intercropping natin. Okay? So, for private sector investment, yung willingness ng private sector to invest in the whole value chain from production to marketing. Ito yung pwede nating pasukan na investment sa corn industry. Pwede tayong magtanim, pwede sa processing, pwede rin tayong mag-market. Okay? Another is yung market potential. Yung increasing domestic demand for feeds. Ano? Alam natin na dumadami ang populasyon ng Pilipinas. So, dumadami rin ng ating demand sa meat. Ano? At pwede rin nating gawin sa oil, starch, flour, and syrup. So meron din tayong potential sa export na pwede nating ibenta ito into kernels or sa process form kagaya ng flour or syrup and etc. Okay, next slide please. Ito yung corn uses and application or benefits of the product derived from the corn. Sabi dito, although it's most popular as the staple ingredient used to market tortillas, tatus, or burritos, it also used around the world to make polenta, flour, fritters, soup, and sauces, and animal feeds. So ang benefit nito para sa ating pag-market din ay good source of oxidants. High in fiber, slowly digested source of carbohydrates, naturally gluten-free, and part of the traditional diets linked to longevity and overall health natin. Ano? So para sa atin, of course, karamihan ngayon ay health conscious na. So ito yung ating isang pamamaraan para maibenta natin yung ating mga corn products, ano, yung health benefit from the product. So isang job ng AMAD, yung Agribusiness and Marketing Assistance Division, ay ililink natin yung mga corn producers sa mga buyers, sa mga traders and sa mga processors. Ito yung mga nakuha natin na mga buyers within the region. Opo, na kung saan ito po yung bumibili ng mostly ng grains or corn kernels from our farmers. Especially doon sa ating mga co-op. Ano? So from the Cagayan Valley is meron po tayong mga 5 provinces, pero within the region is meron tayong 4 na corn producing provinces kagaya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. So ito lahat yung mga buyers natin within the region. Yung 4 na probinsya na nabanggit. So sa mga nagnanais na magtanim ng mais dito sa Region 2, ito po yung posible nating kontakin ng mga buyers ng sa ganun ay makakuha tayo ng maganda-gandang presyo. Okay? Next slide please. So ito po yung ating cost of production
sa corn per hectare. Ito, yung labor is almost mga 7,000 na nagagastos natin. Yung post-harvest, from harvesting to drying, ay meron po tayong 12,000 pesos. Yung materials na kakailangan natin for 1 hectare corn production, yung seeds, herbicides, pesticides, fertilizers, sacks and twines, ay umaabot po ito ng 20,165 pesos. In total, meron tayong cost of production na 40,165 pesos in 1 hectare corn production. Ito po, ito yung average na expenses. Ito ngayon yung farmer's practice in the region. Ito po yung nagagastos nila per hectare sa production. At meron din tayong yield or produce sa 1 hectare na almost 5,810 kilograms. Last year ay nakapagtala ng 14 pesos per kilogram ng market price ng corn kernels. Ito po ay dried na po ito at 14 moisture content. Na kung saan ay nakapagbenta ng 81,340 pesos. So kung kukunin natin yung net income natin sa cost of production, meron po tayong 41,175 pesos na net income per cropping per hectare. Opo. So kung titignan natin ang cost of production per kilogram sa corn production ay meron po tayong 6.91 pesos cost of production per kilogram. So kung makakapag-produce tayo ng 1 kilo na mais, ang gagastusin natin ay 6.91 pesos or 7 pesos. Yan. So ang return of investment sa corn production, meron po tayong 102.21%. So yan yung cost and return analysis ng corn production per hectare. Okay? Next slide. Yan lang po ang aking presentation for this day. Maraming salamat. And again, magandang umaga sa ating lahat. Ayan. Thank you po, Sir Edwin, sa napaka-ayos po ninyong discussion about potential ng ating corn sa Region 2. And to further po to discuss ng iba't ibang programa po ng DA, particularly po sa ating marketing, tayo po ay malugod po na sasamahan ng DA Region 2 AMA Chief, Ms. Sai Pakaran. Welcome po, Ma'am Sai. Hi, Ma'am Sai. Good morning po. Good morning kay Ms. Faye and good morning na rin sa lahat ng naka-join ngayon sa live webinar about corn, investment opportunities on corn. Ay, hindi alam. Okay, ma'am. Let us begin po about your presentation po. Okay. Asan ma'am? Sila po ang mag-presentation. Naririnig niyo po ako, ma'am, sa side po ninyo? Oo. Naririnig ko namin. Opo. Hey, ma'am. Yan po. You can proceed, ma'am, about your discussion. Hello po, ma'am. Say, parang medyo po,
may technical difficulties about po dun sa inyong internet connection. Medyo nawawala-wala po kayo. O dito po ba sa site mo namin? So, before po natin matawag po ulit si Ma'am Sai, remind lang po tayo dun sa ating mga ka-agribis po na registered po dun sa ating corn webinar. Pinapaalalahanan lang po namin kayo na mag-login po sa ating attendance sheet para po sa pag-evaluate po ng ating mga kasamahan dito sa ating webinar team ay ano po, makatanggap po kayo ng e-certificate. At mamaya po, ipapadalhan po kayo ng team ng ating link naman po para sa quiz po and feedback form. So, while waiting po kay Ma'am Sai, batiin po muna natin yung mga ka-agribis po natin na nanonood po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Hello po and good morning po sa ating lahat dyan po sa Region 3, na nanonood po dyan sa Region 3. From Calbayog, Samar, good morning po dyan sa inyong lahat. So parang medyo nahihirapan po yata si ano si Ma'am Sai sa ano sa kanyang presentation. Ma'am Sai, okay na po ba yung ano yung connection ko? Oo, nag-reconnect kami. Ayan, sige po ma'am. Medyo may ano lang, connection glitch. Opo. Ganun po, nag-live ano ma'am. So, you may keep going po ma'am. Sige, okay. I-present ko na quickly ang AMAD services in Region 2. Of course, ang counterpart namin ay kayo sa Agribusiness and Marketing Assistance Service. Then in the region, we have three functions as a mirror of AMAS. Next, first is the Market Promotion and Development Section. Which, ito po yung mga ginagawa sa Market Promotion and Development Section. Nagka-conduct kami ng trade fairs and exhibits promoting yung mga products ng ating farmers and agripreneurs, both for raw and processed products. Then, yun, we link the farmers to different buyers, institutional buyers, traders, and other forms of buyers. Also, lahat ng products ng ating mga agripreneurs or local processors, we promote and display it to the one-stop agribusiness center na located in the region, and lahat po ng Kadiwa outlets na meron located in the provincial stations of the Department of Agriculture in Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, and even in Batanes. And also in Kadiwa outlets and grocery stores. So yan po yung unang function ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. Next po. And also, of course, ang isang topic natin ngayon, yan yung investment promotion. The second function is the Agribusiness and Investment Promotion and Development. One of the functions po ng section is to package investment concepts or investment proposals for priority commodities in the region and for those products na meron siyang market potential. And we facilitate credit for farmers for them to be able to access yung mga credit windows ng ACPC, even sa Land Bank of the Philippines and other financing institutions. Then, also ito ay capacity building. We train yung mga agripreneurs, even farmers or local processors. Nag-undergo sila ng mga training and organizational management, financial management, marketing management, even cost price setting. Aside from that, kasi sometimes we have also local processors or agripreneurs or small processors na in group na nag-join for the capacity building, and included in the module is the license to operate, how orientation and the license to operate,
certificate of product registration, branding. Yan po yung mga importante. And also on product packaging and labeling for para naman ang mga produkto nila ay makakompete. And of course, for them to be able to reach higher level of market. Hindi lang sa kanila, lalo na pag-process products para naman makarating ito sa mga grocery stores. And on the packaging and labeling, we are providing at least starter kit sa mga processors or yung mga producers. Then, isa pa is the agribusiness industry support. Ito yung market information or price information. We are conducting price monitoring. AMAG and our partners from the stations, from the research stations, and lahat po ng price report na to included ang monitoring reports on corn. Weekly po yan, and weekly it is being posted sa DA Cagayan Valley Facebook page. And we are also provide ko anytime pwedeng mag-request sila on the historical or trend ng prices ng corn and for even for other commodities. Also, lahat naman to, all regions, ginagawa natin yung food pass or food lane registration para sa maagarang pagbiyahe ng mga agri-fishery products at hindi mahamper ang kanilang pagbiyahe along the way in going to their market destinations. Then of course, yung mga trading centers natin in the region, may mga trading centers tayo dito, like yung Nueva Vizcaya Agricultural Terminal located in Mambang, Nueva Vizcaya. Minomonitor yan. And of course, yung sa Rojas Trading Centers, mga gulay din na nandyan, minomonitor din ng AMAD. Then we have profiles of the different buyers na pinakita kanina ni Edwin, profile of buyers as well as farmers. Para pag nag-request some farmers na kailangan nila ng buyers for the different commodities, we provide them what we have and also we tap alam yung AMAS kung anong available nila, kung ano yung mga current or meron pang new buyers for a certain commodity and meron po tayong database dyan as well as mga profile ng mga farmer producers or farmer processors. So kabuuan, yan yung short or quick discussion on the AMAD functions in Region 2. Thank you. Pati ba yan? Ay, ayan po yung mga ginagawa dito in the region. We are in partnership with the farmer cooperatives as well as electric cooperatives. We are establishing Kadiwan Ani market outlets. Kasi mas maganda pag outlet talaga. Kasi once you open the outlet, nandyan yan. We are just coordinating for the FCAs or the organizations to sustain the operation. So daily ang operation nila. Next, please. This one, we are doing this daily. Getting the sales of the Kadiwa outlets, Kadiwaan Hills, we have the Kadiwaan line established in the region as well as the FCAs or the FCA Kadiwa outlets. So, nandyan po daily yan, ginagawa po natin yan, and we are providing this data to central office. Next spot. Market linkage. Masipag ang mga AMAD staff in doing this, especially during this pandemic, kailangan talaga ito extensively, itong market linkage. And usually, ito po yung mga products that we link for this year for institutional buyers like for corn, yellow corn, for pigmented rice, for vegetables, for fruits, and peanut. Usually, last year as presented by Mr. De Luna kanina, yung pong region for aphid millers in partnership with the operations group ay niling po natin yan sa kanila. And usually, malaki po ang demand nila. But for this year, I guess medyo nagbumaba because of the ASF. And even the Nacho King na bumili sa Disadeco Co-op. And pag walang
for yellow corn. And pag walang available stock, ang Lisadeco Co-op, pupunta rin sa Villalona as another supplier para ma-meet lang natin yung demand ng Nacho King. And what's good for that is we partner with the Integrated Laboratory Division. Nagkakandak sila ng laboratory testing for aflatoxin ng kanilang yellow corn kasi food processing yan, so kailangan nakapas doon sa aflatoxin level. Next, please. Ito, yung mga trainings that I've mentioned earlier. Ito yung mga training na kinakandak sa mga processors or producers for them to enhance their business operation. Okay, next. And of course, yung credit facilitation, we coordinate with ACPC. We endorse the application of FCAs, individual farmers, OFWs to ACPC for loan assistance. Next. Price monitoring. These are the markets being monitored in Region 2 public markets. And for corn, may mga milling or trading area na nagkakandak ng price monitoring. But for fresh produce, these are the public markets and trading centers being monitored. Sige po, next. At as I've mentioned, ito po, ganito po yung itsura ng ating price monitoring, comparative price report from Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. And yung last natin is the average price. So we are posting this to the FB page of the DA Cagayan Valley and as well as AMAD Facebook page na pwedeng mag-refer ang mga producers ng current price ng mais and other fish agri-fishery products. And Food Lane, nag-start ito yung Masi Food Pass registration, issuance of food pass nung pandemic, continuous pa rin yan until now. And for yung sa Food Lane naman, yun yung 2 years yung validity with features. Next. That ends our presentation and the services of AMAD. Thank you. Thank you po, Ma'am Sai, sa inyong napakagandang pong presentation. Truly po, makikita po natin mga agribusiness yung hard work and dedication po na binibigay po ng ating mga AMADs po sa ating para po sa serbisyong bayan. So, thank you po, Ma'am Sai, and stay put po kayo dyan. So, tatawagin po natin ngayon ang ating mga resource speakers po na nag-discuss po kanina to entertain naman po yung ating mga question and answer. So, before po natin entertain yung mga live question po natin, marami po yung mga registered participants po natin na nagpadala po ng question po nila prior po ng ating live airing. So, we will entertain it first po bago po natin entertain po yung mga pumasok po ngayon sa live. So, sa una pong question, ito po ay para kay Sir Paul ng Corn Program. Sir, ito po yung tanong from our FB page. So, mayroon po ba kayong mga capability assistance or training para sa mga magsasaka or enterprises na gusto pong pasukin ang pagmamais? Sir Paul, para sa inyo po yung question. Good morning po sa lahat. Actually, ang corn program is wala na sa kanyang training, no. Ito na po ay nasa Agricultural Training Institute. Pero ang ating mga stations dito sa Region 2 ay may capability po na magturo ng corn production. Actually, meron tayong mga techno demo, technology demonstration sites or model clusters na dito po natin pinapakita yung actual na mga teknolohiya sa yung production na mais, no? Kung ang ating mga farmers ay pwede nilang i-group yung kanilang sarili, then they can write us through our regional executive director Narciso A. Edilio that they can request for trainings, ano?
So dapat grupo na sila para hindi masayang yung effort at saka yung resources natin. Yun po, pwede po. Yan, basta magpapadala lang po sila ng letter of intent tapos cluster. Yes. Ayan. So, yun tapos po para dapat group na po sila, no, group. Ayan po. So dapat po group na daw po kayo para madali po kayong ma-convene and ma-train po. So yung training naman po ay binibigay ng ating ATI. For our second question naman po, ito po ay para kay Sir Edgar ng Villaluna MPC. Sir, ang tanong po para sa inyo, paano po nakikinabang ang inyong mga corn farmers member sa corn trading business na ito? So dun po sa corn processing business nyo and trading po, sir, paano daw po nakikinabang o ano po yung tulong po o benefit na nakukuha po ng mga members po ninyo? Sir Edgar, narinig nyo po kami? Nakamute po kayo, sir. Hello, ma'am. Yes po, sir. May na. Yes, sir. Saman ras. Ano yung yali niya na kayo? Ipin po natin si sir sa para po marinig niya po tayo. So, sir, para po sa kaliwanagan po, ang second question po ay para... Dumamay pa yung... Sir, ma'am? Yan. So, isa po yung tanong para sa inyo ng ating ka-agri-piece. Naririnig niyo po ba ako? Naririnig ko po ngayon, ma'am. Sir, so, ito po yung tanong, sir. Mahina lang po ang signal. Ah, okay po. Sige, sir, ito po yung tanong po sa inyo. Sa ito, paano po... Dumamay pa yan. Ang inyong mga corn farmer members sa corn trading business. Sa inyo po, yung mga members po ninyo, ma'am, paano po kinabang? So, parang medyo mahina po yung reception po ninyo. So, ma'am Sai, sa inyo... reception, ma'am. Ma'am Sai, para naman po muna, habang naantay po natin na lumakas po yung signal po ni sir, ito po yung pangatlong question po natin. So, medyo malayo po kami sa Tugigay. Meron po... makakatulong sa amin sa marketing ng aming mais, particular dito sa part po ng Isabela. Din po ba kayong mga office na malapit dito sa amin? So, siya po ay nasa Isabela po. So, tinatanong niya, ma'am, yung ano, yung tulong daw po na mabibigay po ng ating marketing office, particular na located po siya sa Isabela. Oo. Kung located siya sa Isabela, pwede niyang i-contact ang Agribusiness and Marketing Assistance Division. Tapos we could provide him or her yung list of corn buyers or traders. Even si Sir Edgar, buyer yan ng yellow corn eh. Minsan kulang nga yellow corn yan eh. Naghahanap din yan minsan ng yellow corn. Diba Sir Edgar? Yan, so malaking tulong po yun na mabibigay po natin ang listahan ng buyers ng yellow corn. Ayan, so na-flash din po kanina ni Sir Edwin. You can scroll back po pagkatapos po natin live airing yung numbers po ng mga buyers and yung number din po ni Sir Edgar para po direkta na po kayo mabibilhan po, mabibili po yung produkto po ninyo ng ating mga buyers. For our sunod po na question, ito po ay para kay Sir Paul. So, nagbibigay din po ba kayo ng facilities or machineries para sa aming mga magsasakang nagtatanim ng mais? Paano po namin ito ma-avail? So, sir, ito po ulit yung tanong. Oh, anyway, ma'am, napakagandang tanong po yun. Actually, tuloy-tuloy po sa kalaman ng ating mga nakikinig, tuloy-tuloy po ang pamimigay natin ng corn program ng mga machineries. No? Pero kagaya ng na-present po kanina, na lahat na po ng intervention ng corn program, cassava, and sorghum is nasa F2C2. Ito yung, kung nakinig po kanina, ito yung Bayanihan Agri, wherein dinidevelop po natin yung ating mga farmers na kailangan they group themselves into an organization. No? Na alam po nila kung ano ang gusto nilang patunguhan
within sa value chain, kung sa production siya, consolidation, at saka sa marketing. Ano? At doon po papasok ang Department of Agriculture doon sa mga needs or gap na kailangan nila na punuin para mag-proceed yung kanilang chosen value chain or segment or business segment. Yan po. So, ibig sabihin, hindi po kami mamimigay ng makinarya or equipment sa mga individual farmers, but we will cater dun sa ating mga FCAs under yun sa Bayanihan Agri-clusters po natin, ma'am. So, they have, kung wala pa lang silang organization, they have to develop their group, consolidate their farm, cluster them para magkaroon sila ng, tapos i-register para magkaroon sila ng legitimate or legal entity na makapag-transact sa Department of Agriculture. Yun po, ma'am. So, napakalinaw po na sistema po na dapat po natin tahakin bago po tayo maka-create po ng mas maayos po na sistema po para po sa isang paunlad po na ano, magsasaka o kooperatiba. So, sir, Edgar, okay na po ba yung ano nyo, yung signal nyo po? Loud and clear na po ba kami dyan sa inyong location? Okay na ma'am, medyo okay na yan. Po, medyo malinaw na. Sir, balikan ko lang po yung question para po sa inyo kanina. Ito po yung tanong po nung ano, nagbigay po ng tanong. So, paano po ba nakikinabang ang inyong corn farmers or members sa corn trading business po ng ano po, ng cooperative? Yes. Unang-una po ay nakikinabang po talaga ang aming mga farmer, especially sa price po ng mga produkto nila. Yung mga membro po natin ay may option po sila na current price or waiting price po yung mais nila. Pwede po nilang i-liquidate on that day or pwede nilang waiting price na kung kailan nila gustong i-liquidate yung mais nila kung gusto nilang maantay. Kaya lang, pag may waiting price, may a certain percentage na shrinkage yung mais nila habang naka-storage po yung mais nila sa warehouse natin. Yun po ang pakinabang po ng ating mga kasamang magsasaka kung sila ay magbebenta po sila ng mais nila sa ating opisina. Ayan. So direct marketing na po yung nangyayari sa mga farmers. Ano, may pagdadalhan na rin po agad sila nung kanilang nasaka po na mais, no? Yun po yung malaking tulong na naibibigay po natin. So sa sige po sir, meron po kayo. Saka ang kainaman po ay from the farm direct to the processing plant po natin, kahit na sariwa po yung mais na na-press from the farm, pwede po natin i-convert yung as dry matter na yung recovery niya, i-compute po natin kung ano yung gusto nilang base niya, press weight or dry weight. Yun po ang may option po sila, ma'am. Yeah, yun so po ang number one na pakinabang nila. Oh, so may option pa po sila kung ano pong dry or ano po fresh po nila idadalhin po dyan. So automatic na magkakaroon po agad sila ng pera po, ang ating mga corn farmers po. Oh, so, depende po kung gusto nila yung fresh or dry weight yung bayad sa kanilang produkto, ma'am. Yan. So hindi na po yung traders po yung ano nag didikta kundi kayo po mismo nakakatulong po sa kanila. So sasunod po na question po natin para naman po kay Ma'am Sai. So, paano po kung gusto naming pasukin ang corn processing business? Ano po ba ang una naming dapat gawin? So, kasalukuyan po ay nasa corn production lamang po kami. Binebenta lang po namin sa trader ang aming mga ani. So, ma'am, parang marketing assistance po yung ang gustong tulong po nitong nagtatanong sa atin. Oo, currently daw nasa corn production sila. Ngayon gusto nila mag-engage into corn processing. So ano unang-una, alamin nila ano yung corn processing business na gusto nilang pasukan. Kung yung mga existing corn processing business dapat mag-survey din sila, tignan nila yung kalakaran ng processing business na gusto nilang pasukan. Importante, gawin din nila ng kahit man lang project concept yung gusto nilang business and processing para makita nila kung paano patakbuhin yung iniisip nila na business, saan sila magma-market, magkano yung kailangan nilang pera
And yung mga raw materials na kailangan available pa, pero importante ay market-led. Meron bang bibili sa kanilang produkto pag nag-engage sila sa corn processing business na yan? Isang nire-recommend natin palagi, pag if they want to engage in the business, mag-benchmark din sila sa mga existing business. Mas pinakamainam yun. Makipag-usap sa mga may existing business, lalo na kung parehas na product. And pwede natin i-facilitate yan na magkaroon ng virtual meeting dun sa mga existing business na gusto nila hit that yung mga gusto mag-engage in sa mga iba't ibang business. So isa po yan sa ano po sa function po ng ating DA Amas Amad po ano yung nagbibigay po tayo ng mentorship po sa ating mga gusto at nagbabalak po na pumasok po sa agribusiness. So kung at saan man po kayong lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao, maaari po kayong makipag-coordinate sa yan, malapit po na AMAD po sa inyong region. So basahin po muna natin sa punto pong ito, basahin po natin yung mga comments po ng ating mga live audience po. So from Carmo Jausali, so wow sa DA AMAD, congratulations ma'am. Wow sa trade fair at investment promotion, malaking opportunity po yan sa mga magsasaka. So congratulations po sa ating mga Amas AMAD po sa hard work po ninyo na truly na-appreciate po ng ating mga kababayan. So entertain naman po natin yung mga pumasok po na live question po from our participants. So from Mr. Marvin Kabilan, can you provide us, sir, the list of variety na pwedeng itanim in every climate po? Sir Paul, para siguro ito sa inyo. Yung tanong po, can you provide us, sir, the list of variety na pwedeng itanim po in every climate? Meron po ba tayong ganitong klaseng variety, sir, na maa-adapt po from ano pong climate po? Ah, actually, ganito ma'am. Yung ating mga products ng ating mga companies ay chosen na yan. Ano po? Ibig sabihin, site-specific na yung mga products nila. Kung anong binibenta po ng ating mga seed companies sa inyong rayon, ibig sabihin po ay tested na po yon sa inyong area. Ano po? So kung makikita mo, yung ibang varieties ng mga seed companies na meron sa Mindanao ay usually karamihan doon, wala dito sa Luzon. Kasi more on is site-specific yung mga areas niyan. Ano po? So magtiwala po tayo din sa ating mga companies na yung binibenta nila. Basta yung mga NSEED varieties po ang sinasabi ko, no? Yung registered NSEED varieties ng ating mga companies na binibenta nila sa area ninyo ay yun po ang tama or nakatugma na variety sa inyong lugar, no? With yung sa mga lumalabas na sa broad plain, sa hilly land, sa river flood areas are more on climatic ang kanya ang pinapakita na kailangan ng variety. So yung mga nire-release po ng at mga seed companies dito sa region 2 ay nakatugma or na-test na maganda ang production nila dito sa region 2. So yung ibang varieties na wala dito pero nasa ibang lugar, nasa ibang rayon, ay ibig sabihin nun, dun po mas tugma yung kanilang variety. So dun po nila nire-release. Yun po. Ayan. Kung ano po yung nasa market po nila na variety, yun na po yung appropriate po dun sa area po nila. Tama po ba yun, sir? Yes. So baka may madagdag si Chairman Edgar. Sir, meron po ba kayong additional po dun sa nagtanong po na appropriate po daw na variety kahit ano pong climate? Nakamute po kayo, sir. Yung pa-unmute na lang. Ma'am, tama po yung sinabi ni Sir Paul Balao na specific variety. May mga trial na yung mga seed company kung ano yung mga kwanjan adapted within the area. Tama po yung sinabi ni Sir. Kung ano yung mga existing variety na yung minamarket within the region or sa kanya-kanyang lugar, yun na po yung mga adapted na pwedeng itanim sa kanya-kanyang area. Tama po yun, ma'am.
Thank you, sir. So, Sir Melvin, yun po yung kasagutan sa inyong tanong. So, sa sunod po nating question, question po regarding sa topic ni Sir Edgar. So, Sir Edgar, para po sa inyo. Sir, which do you prepare, mechanical dryer or solar dryer? Ano po ang mas mainam na gamitin? For quality purposes, ma'am, kung magandang panahon, mas maganda yung solar dryer. Ngunit sinasabi ko nga, very intensive ang labor na kailangan mo sa solar dryer. Pag sa mechanical dryer, especially pag bad weather condition, on time na aares mo yung pagkasira ng mais at konti lang ang magamit mo na tao. Ngunit yung cost ng mechanical dryer ay compared to solar dryer ay 100% po na mas mataas po yung cost ng labor to mechanical dryer. Halimbawa, ang labor sa 50 centavos sa solar, 1 peso ang gastos mo sa mechanical dryer. Yun po ang comparison niya, ma'am. But the quality wisely ay halos parehas, ma'am. So, thank you po, sir. So, for the interest of time po, 12 o'clock na po tayo. So, bago po tayo magtapos, hingan ko po muna ang ating mga resource speakers po ng kanilang messages para po sa ating mga ka-agribis na nagbabalak pong pasukin ang ating agribusiness po on corn production and processing. So, you can start po, Sir Edgar. You can give your message po sa ating mga ka-agribis. Para sa all, binabati ko po kayong lahat, especially sa mga gusto mag-engage ng corn processing and marketing, ay yung tama po yung sinabi ni Sir Brown at Ma'am Sai na kailangan may benchmarking at tingnan din nyo yung mga nasa kapaligiran nyo kung tama ba yung papasukin natin na agribusiness, especially sa trading, kasi napakasalimuot po ang trading business. Kung 10 yung tao, katao yung nagbenta sa'yo, 10 kausap, 10 rin yung tawaran, 10 rin yung teknolohiya na i-apply mo sa kanya bago mo mabili kung minsan yung mais niya. Yun lang po. Thank you, Sir Edgar. So, next po si Ma'am Sai. Sir Edgar, good morning, Sir Paul. Ngayon ko lang kayo mag-greet. And yan, tama lahat ang sinabi ni Sir Edgar. Na, kasi nandiyan na sila sa business, alam na nila ang kalakaran. Alam na ilang taon na yan sa business. So, tama yon, we agree together na mag-benchmark, tignan nyo yung kalakaran sa business para naman sigurado na kumita kayo dun sa proposed business. Sayang po kasi. So, lahat po ng resources, nandito lang po ang DE Amad na pwedeng tumulong. Basta kaya lang po na kahit anong servisyo ay tutulong po ang DE Amad sa inyo. Thank you. Thank you, Ma'am Sai. At para po sa message po natin, Sir Paul. Good morning po ulit, Ma'am Sai, Sir Edgar. Anyway, ang corn program po ay palaging nandito, nakantabay sa ating mga magsasaka ng mais, individual man o yung ating mga FCAs, no? But we want to encourage our farmers na to group themselves, no? To group themselves, consolidate and cluster para mas mapadali yung trabaho nila, Ma'am Sai, sa marketing, ano, para magkaroon ng bosses kagaya ng cooperative nila, Sir Edgar. May bosses kayang mag-demand ng presyo. So yon, kahit na sinasabi natin we have to start, no, hindi yung kailan pa kung hindi ngayon. So ang kanang corn program, consolidate, cluster para magkaroon ng business ventures. Yun po, magandang umaga. Yan. So mula po dito sa DA Central Office, DA AMAS, maraming pong salamat, Ma'am Sai, Sir Edgar, and Sir Paul, sa pag-spend po nung time po and share your wisdom sa ating mga ka-agribis kung ano na po yung takbuhin po ng ating corn program and mga tulong po na may bibigay po natin sa ating bayan. So thank you po for time po. And sa susunod po ulit, sana maimbitahan po namin kayo for sa mga susunod po na discussion. Thank you po.
Yan. Thank you, ma'am. Thank you po. So mga ka-agribis, isa na naman pong isang talakayan na naman po ang ating tatapusin sa araw na ito. So nawa po ay marami po kayong napulot at natutunan sa ating mga resource speakers. Sa ang ating pong programa ay mapapanood nyo po sa mga nasa iba masa, mapapanood nyo po ito sa ating YouTube channel anytime, anywhere po. Punta lang po kayo sa DA AMAS po o YouTube channel, sa FB page at saka po sa ating YouTube. And maaari rin po kayong sumali o mag-join sa ating Kadiwa Agribiz po na close group page. So doon po ma-entertain po namin kung may mga further questions po kayo. At sa mga further questions po na hindi po nasagot, ipopost din po natin doon yung ating yung inyong mga tanong na may kalakip na pong kasagutan. So yun lang po mga ka-agribis. Marami mong salamat sa pagsama. Ito po ang, ako po si Pei Kaisip at ito po ang Kadiwa Agribiz webinar, talakayang ani at magandang kita.